Welcome to Mr. Criminology, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing Article 342 or forcible abduction. Under Article 342, forcible abduction is the abduction of any woman against her will and with lewd designs. May tatlong elements upang maging liable sa article na ito. First, person abducted is any woman regardless of her age, civil status, or reputation. Babae po ang victim sa crime na ito. Ano nga ba ang abduction o pagdukot? It is the taking away of a woman from her house or the place where she may be for the purpose of carrying her to another place. So parang kinidnap mo yung babae pero yung intention niya is malalaman natin later. Second, abduction is against her will. It means na may pananakit o pagbabanta para makuha or ma-abduct yung babae. However, pag below 12 years old po yung victim, kahit may consent siya, considered pa rin itong forcible abduction. Remember, ang batang mas mababa sa 12 ang edad ay kinukonsider ng batas natin na hindi kayang magbigay ng consent. Sa edad nila, hindi pa nila alam kung ano ba ang consequences or gravity ng consequences ng pag-consent nila o hindi. Third, abduction is with lewd design. Na-discuss na po natin kung ano ang lewd design nung diniscuss natin ang acts of lasciviousness. Ito ay pambabastos o panghahalay o gawaing malaswa o masagwa. Take note, ang intention dapat ni offender dito ay para bastusin o halayin yung victim. Kung ang intention niya sa pagdukot ay para rapin, rape po ang liability niya. Or to deprive lang po ng freedom niya, then pwedeng kidnapping ang liability niya. Paano pag ang original intent ay to seduce tapos ni-rape later? If the accused carried or took away the victim by means of force and with lewd design and thereafter rape her, the crime is forcible abduction with rape, the former being a necessary means to commit the latter. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.